Alright! Andito na naman tayo para sa isang session ng learning natin. Okay? And this time, ang ipapakita natin sa inyo, actually ito ay quiz ng aking mga estudyante sa AP Economics na nag-accounting. Okay? So parang accounting for non-accountants ang ano natin, ang approach natin dito. Okay, so dito sa portion na to, okay, ang ipapakita natin ay kung paano gumawa ng basic financial statements. Okay? At dito sa basic financial statements, tatlo lang yung pinakita natin. The income statement or the statement of comprehensive income. Okay? And then number two, we have the statement of changes in owner's equity. And then number three, yung balance sheet or the statement of financial position. Yan. So yung basic lang talaga para at least, di ba, makita ninyo kung paano ang gumawa ng basic financial statements at service company lang. At saka simple lang yung mga transaction. But then again, okay, kahit na tayo ay gagawa ng financial statements, sinimulan natin yung discussion natin from journalizing, okay, a problem going to posting. Okay, by the way, ang posting na ginawa natin dito ay sa T account na lang, di ba? Para mas mabilis, okay, for illustration purposes. And then, talo na tayo sa paggawa ng trial balance. And then, no consideration of adjustment, assuming na ito ay simple business lang talaga. So, walang adjustment na mangyayari. Therefore, diretso na tayo sa paggawa ng basic financial statements. Okay? So, yun ang mga magiging highlights natin dito. O magiging highlights ng ating discussion for today. And then, along the way, ipapaliwanag din natin anong ibig sabihin itong balance sheet para review na rin sa inyo anong ibig sabihin ng income statement, anong ibig sabihin ng statement of changes in owner's equity. Okay? So, sige. Simulan na natin. Yan. Okay. So ang gagawin natin dito sa portion na to is magjo-journalize muna tayo ng simple transaction. At simulan natin dito sa problem na ito. Yan. Si Virgil Eaton, yan. Okay, is a CPA who put up an accounting firm on December 1, 2020. Gawin nga natin tong 2020. Yan. Okay. The following transactions were completed. So ito na yung mga transactions and then dito sa right side, ipapakita natin yung mga journal entries para masundan nyo rin, di ba? Sa kaliwa, nandito yung ating problem and then nandito sa kanan yung transaction. Okay, simulan na natin. So yung transaction ng December 1, yeah. Leeton invested 200,000 cash in the business. Okay, so may pumasok na pera sa business. Therefore, nung December 1, we debit cash and then we credit Leeton Capital. And then explanation, pwede ang initial investment. Okay, ibig sabihin, pasimulang investment natin ito. Okay? So, 200,000 pesos. Ayan. Okay? Kasunod na transaction, paid office rent for the month, 16,400. So, we record December 1 and then we debit rent expense. We credit cash and then the explanation, paid monthly rental. How much is that? 16,400. Ayan. Next transaction, bumili daw ng office supplies for cash. Okay, 15,500. So bumili ka ng office supplies, binayaran mo ng cash. So noong December 1, again, we debit office supplies expense and then we credit cash. And then explanation, both office supplies. How much? 15,500. Okay. Next transaction. Ayan. Ito kadugsong lang ha. Ayan. Kadugsong lang nung ate kasi medyo maraming pages ang ginagamit natin dito. Eh. But again ha, huwag kakalimutan na kapag mga nagna-next paging tayo ng journalizing, huwag mong kakalimutan na lagyan ng page dun sa taas. I don't know kung nakikita dito sa screen kasi natatakluban siya ng aking mukha. But then, meron ditong paging na ginagawa. Okay. Kasunod na transaction on December 1, bumili ka daw ng computer from Mabuhay Equipment Corporation amounting to 80,000. However, okay, ang binayaran mo lang 50% down payment and then the rest inutang mo na muna. Okay, so paano ang entry natin sa ganyan? Dahil ito ay compound entry, ganito ang magiging entry natin. So again, December 1, we debit computer equipment, the total amount is 80,000. And then we just credited cash amounting to 40,000 because of the 50% down payment, so that's 40,000. And then the balance would be the accounts payable amounting to 40,000. So balance yan. Okay? And then explanation, bought computer equipment.
Next, December 2. Both office tables and chairs were cash 12,500. So, sa category na to, ito ay kinategorize natin as furniture. So, i-record natin siya nung December 2 with debit furniture. Okay, 12,500 and then we credit cash kasi binayaran ng cash, 12,500. Explanation? Yeah, galing na rin sa problem, both office supplies, office tables and chairs. Okay? Another transaction for December 2, naka-receive ka daw ng cash from a client for accounting services rendered 5,600. So ikaw daw as CPA, si Virgiliton, okay, ay nag-render ng accounting services. So therefore, okay, nakakolekta siya ng cash. So nung December 2, we debit cash. Okay, and then we credit professional service income. By the way, yung mga ginamit natin ditong account title, ito yung nasa chart of accounts, ha. Again, ang reminder ko sa inyo, kapag meron chart of accounts, huwag nang gumamit ng kung ano-anong account title. Sundin kung ano yung nasa chart of accounts. Okay? Amounting to 5,600. Yan. Explanation, rendered accounting services. Yan. Okay. Next transaction. So dito tayo, December 3 na tayo, di ba? Okay, nagbayad daw sa Meralco, 4,000. So, okay, record natin ng December 3 with debit light and water expense kasi ito yung ginamit na account title. How much? 4,000 pesos. And then we credit cash kasi nagbayad, may lumabas na cash. Credit, 4,000. Explanation, paid Meralco. Pwedeng ganun lang kasimple. Okay. December 4, nagpadala ka daw ng billing sa client for services rendered amounting to 38,000. Okay. So ikaw, nag-render ka ng accounting services. Si Virgilito, nag-render ng accounting services. Pero hindi ka pa binayaran. Therefore, you cannot debit cash, but rather, you debit, okay, noong December 4, accounts receivable amounting to 38,000. And then, considered as income na ito. Kahit hindi pa natin nakokolekta. Kasi we follow the accrual principle in accounting, di ba? Okay. So, instead of debiting cash, dahil wala pang binayad, accounts receivable. Yan. Na eventually, makokolekta din naman natin ito. Okay, in due time. So explanation, rendered services on account. Ibig sabihin, nag-render ka ng services, okay, hindi ka pa muna binayaran ng cash, but rather, naka-receivable or collectible pa. Okay, next transaction, December 8, nangutang ka daw kay bangko, kay Metro Bank, amounting to 20,000 pesos. So ibig sabihin, may pumasok na pera sa'yo dahil nangutang ka. So nung December 8, nag-debit ka ng cash. And then we credit loan payable. Amounting to, of course, 20,000 pesos. And then explanation, galing na rin sa problem, we borrowed money from the from Metro Bank. Okay? Oh, December 10. Receive a promissory note from a client for services rendered to him, 12,000. Okay? So sa case naman ito, again, hindi ka na naman binayaran ng pera nung nag-render ka ng service. But rather, okay, inutang. However, hindi accounts receivable since ito ay nagbigay ng promissory note. At dahil nagbigay ng promissory note, a written promise to pay, okay? So ang gagamitin natin, ang applicable na account ay notes receivable. So noong December 10, yan, we debit notes receivable amounting to 12,000 and then we credit professional service income amounting to 12,000. So rendered services on account ang explanation natin. Okay, kasi on account pa rin naman to. However nga, dahil nagpaso ng promissory note, it would be classified as notes receivable. Okay? Next, December 15 na tayo. Nagbayad daw ng salaries, 16,500. Okay, so record natin, December 15, we debit salaries expense, 16,500, and then we credit cash dahil may lumabas sa pera sa business, 16,500. Explanation? A simple paid salaries. Okay? Isa pang transaction ng December 15, okay, si Liton daw nag-withdraw ng 10,000 cash from the business. So may lumabas na pera sa business. Therefore, on December 15, we debit Liton drawing. Sabihin, nag-withdraw siya, amounting to 10,000. And then we credit cash kasi may lumabas na cash from the business. Okay? So explanation, owner's withdrawal of cash. Yeah. December 18. Ayan. Oops, wala. Yeah. December 18, bumili ka daw ng filing cabinets from Lehman Trading
15,000 tapos nakalagay on credit. Basta tatandaan mo, nakalagay na on credit, on account, ibig sabihin, binili siya na utang. Okay, hindi pa binayaran ng cash. Therefore, ang proper na gagamitin natin dito is accounts payable. So kung i-record natin siya ng December 18 with debit furniture, so we classified filing cabinets dito under furniture. Okay? Yan, 15,000 and then we credit accounts payable, 15,000. And then explanation, galing na rin mismo sa problem, bought filing cabinets on account. Okay? O kung mapapansin mo ha, by the way ha, every turn of page, di ba, nilalagyan natin ng peso sign sa simula. Okay? Para malaman kung anong currency ang ginagamit natin dito for financial accounting reporting purposes. Okay? And then, noong December 20, bumili daw siya ng copying machine or photocopying machine from Cortez Trading amounting to 30,000 and issued a promissory note. Okay? Doon sa ibinigay nating chart of accounts, parang hindi ako nakapaglagay doon ng photocopying equipment. Okay? Kaya kung mapapansin mo rito sa recording natin, naka-red yung account title. So kung ano man ang ginamit mong account title doon, kasi ang available lang doon parang furniture at saka computer equipment. So kung classify mo siya under furniture at since hindi nga tayo nakapagbigay ng account title na photocopying equipment, okay lang. Walang problema. Okay. But then again, dito, itatama natin siya. Okay. So we will be using photocopying equipment. Yan. So i-record natin December 20 with debit photocopying equipment. 32,000. And then, we credit notes payable. Kasi nga, nagpasa ka ng promissory note. Yan. So instead of accounts payable, dahil sinabi na nagpasa ng promissory note, so with debit, we credit promissory note. Okay? 32,000. Explanation, bought copying equipment on account. Okay? So dalawa na lang transaction bago tayo mag-posting. Yan. So parang December 31, nandito sa may baba. Yan, tingnan mo. Okay, so ito madali lang. Nagbayad daw ng municipal license. So ang appropriate title na ginamit dito or sa chart of accounts is taxes and licenses expense. So with debit, noong December 31, taxes and licenses expense. At dahil binayaran ng cash at may lumabas na pera sa business, we credit cash. Okay? Magkano? 3,000. Again, may peso sign sa simula. Okay? At hindi lang nakikita pero may paging diyan. May paging to sa taas. Okay? And then last transaction for December 31, nagbayad ka daw ulit ng salary. Siyempre, katapusan. Diba? Okay, so with debit, salaries expense, 14,250. And then we credit cash, 14,250. And then the explanation, paid salaries. Okay? So na-journalize na natin ng tama lahat ng mga transaction. It's about time to proceed to the next step, which is the posting. Okay? So ang ginamit nga natin dito, by the way, is yung alternative natin na T-account. Okay? Wala naman itong pinakaiba sa ledger. It's just that sa ledger ay detalyado. Okay, so dito, for the purpose of presentation, para mapabilis tayo, dahil ang highlight naman ito yung gumawa ng basic financial statements, okay, ipinost na natin itong mga, ipopost na natin itong mga transaction. Okay, but then again, dito sa presentation natin, nakapost na. Okay, since marunong ka namang mag-posting, di ba, ililipat mo lang naman yung nasa debit side and then nasa credit side. Yan. Okay, so tingnan na natin yung finished product, okay? Yung final na na-posting na natin. By the way, balikan lang natin, ano, every time na nagpo-post ka class, okay, kung may account code kasi, tingnan mo itong nasa screen, okay, kung may account code yan, for example, si salaries expenses 401, okay, di ba nilalagyan natin yan? Kung meron sa chart of accounts, kung wala naman, huwag mong ipagpilitan. Okay, so halimbawa lang, merong ganyan, di ba? Every time that you post, ang ginagawa ng iba, pwedeng naglalagay ng maliit na check dito sa side. Okay? What is the purpose? Para malaman mo na naipost mo na siya sa ledger or naipost mo na siya sa account. Okay? Ang iniiwasan din kasi natin dito ay yung mag-double posting. Okay? Kaya nga ang nakalagay dito ay PR. Ang ibig sabihin nito ay post reference. Yeah. So pag nagpo-posting tayo. Okay? At saka, halimbawa, di ba? Itong salaries expense, nagkaroon ng human error na i-post mo sa credit side instead of sa debit side. Madali siyang hanapin. Kaya kung mapapansin mo sa ledger, meron ding paging ang referencing. Para nga, kapag mag-check ka, madaling balikan. Kaya naglalagay tayo ng paging dito sa journal. Ayan, no? Kung mapapansin mo katulad dito, may page 4. Okay? Ayan.
So assuming yan, na-post na natin. So lagyan natin ng check yung mga yan. Diba? Just make sure na yung posting na ginawa mo, eh, tama. Kasi ililipat mo lang naman eh, actually, diba? So, lahat ng mga nasa debit, debit mo lang. And then lahat na nasa credit, i-credit mo lang. Huwag ka nang magkamali. Okay? Yan. And then, ano pa ang mga tatandaan natin dito sa posting? Dito nga sa posting, ang ginagawa natin, we come up with the final balances of each account. Kaya kung mapapansin mo, kada account title na naandun sa chart of accounts, ginawa natin ng T-account. And then, or ginawa natin ng ledger. And then, okay, we determine the final balances. Okay, o simulan natin dito halimbawa sa cash, assuming na i-post natin. Kung mapapansin mo, di ba, may mga dates. Ayan. So ito, yung mga yan. And then dito naman sa credit side, yan, yung mga yan. Okay, so we totaled it. So total debit nitong ating cash is 225,600. And then dito naman sa credit is we have 132,150. Okay, so we get the final balance, we deduct the debit side and the credit side. So we arrive with the final amount of 93,450. Ayan, okay. So syempre, ang rule natin, kapag final amount, we double rule. Ayan, kaya naka-double rule yan. Okay, so dito naman sa receivable, since wala naman ng ibang a final amount or wala ng ibang naging transaction, so we double rule. Those receivable, double rule. Ito, furniture na total na natin, 27,500. Computer equipment, 80,000. Okay. Photocopying equipment, sabi ko nga sa inyo, hindi natin ito nalagay doon sa chart of accounts. So kung ang ginamit mo ay either pinakamalapit kasi furniture, so okay lang, walang problema. Okay. Ayan. But dito nga, itinatama natin. Ayan. And then accounts payable, yan, double rule. Notes payable, double rule. Loans, double rule. Liton capital, double rule. Drawing, double rule. Professional services income, di ba? Na-summarize natin, 55,600. Rent expense, 16,400. Office supplies expense, 15,500. Ayan. Ayan. And finally, ito. Okay. At ang madali dito, since we arrive with the final amount, eh, ililipat na lang natin sa trial balance. Okay? At titingnan natin, of course, kung nagbabalance. Kasi kung hindi, ibig sabihin, nagkaroon tayo ng error na kailangan din nating balikan. Yan. Ang critical part lang kasi talaga dito sa pag-accounting is yung journalizing. Kasi nga, pag mali ang ginamit mong account title or mali ang ginamit mong amount, definitely, landslide ang effect nito. Hanggang financial statements, mamamali na rin. Pati presentation. Okay? Kaya nga, mag-ingat tayo sa pag-journalize sa mga transaction. Ang mga tip natin is, huwag nang gumamit ako anong account title. Kung may chart of accounts, sundin yung chart of accounts. And then be mindful with the numbers, with the figures. Minsan kasi, di ba, nagkakaroon tayo ng mga error, di ba? 10,000, nagiging 1,000. Yung mga ganon. Okay? Yan, mga nag-i-interchange, etc., etc. So babantayan natin, maging maingat tayo. Okay? So, assuming na, yan, ito na. Nakuha na natin yung mga final amount na naka-double rule. Ililipat na natin siya sa trial balance. Punta na tayo sa trial balance preparation. So itong mga amount na to, yung mga naka-double rule, inilipat na natin sa trial balance. And this is the final amount. Yan, okay. Again, tingnan mo yung component or itsura, okay, or format ng trial balance. Of course, saan dito yung name ng company. And then the name is the trial balance and then December 31, 2020. Okay? Ayan. And then inilagay na natin yung mga nasa normal balances nila coming from the account or the general ledger. So ayan. Diba? Ayan. So we total the debit amounting to 362,600. Okay, of course, i-double rule natin ito, di ba? And then the credit, ang total natin double rule 362,600. So balance siya. Yan. So magiging masaya ka kasi balance eh. Minsan hindi talaga nagbabalance at yun yung nakaka-stress. Okay? So dahil basic lang naman ito, madaling balansehin. But syempre kapag napaka-voluminous na yung transaction or napakarami ng transaction, yan yung medyo mahirap talaga maghanap. But then again, for presentation purposes, ayan nga, simple transaction lang tayo. Accounting for AB Economics, accounting for non-accountants. Or para doon sa mga nagsisimula pa lang ng grade 11, ito yung para sa inyo.
Ayan. So meron na tayong trial balance. Okay? Assuming na wala namang adjusting entering gagawin since simple lang yung ating transaction. Okay? So kapag ganun, didiretso na tayo sa paggawa ng basic financial statements. Okay? And dito sa mga susunod na slide, hindi ka na mahihirapan kasi binigyan kita ng tip kung paano gumawa ng basic financial statements. Okay, papaliwanag natin. Ayan. So, punta na tayo sa kasunod. Ayan. Financial statements preparation. So, brief explanation lang. Okay. Ang financial statements, syempre ito ang final output ng ating mga accountant. Okay. And ito ang magsasabi sa iyo, okay, kung ano ang nangyari sa iyong business. Sabi nga natin nung una, di ba, when we put up a business, ang aim natin mainly dalawa. Okay? Profitability, which is the short-term goal, kasi taon-taon gusto mo naman talaga maging profitable. And then the long-term goal is what you call the sustainability. Yan. Sustainability, syempre, paano ka ba magiging sustainable? Syempre, every year dapat profitable ka rin talaga and increasing din yung profit mo. Ibig sabihin ng profitable, kumikita yung business. Okay, and then sustainable, yan, mga indication na nagkakaroon tayo ng, nagbabranch out tayo, nagpuputap tayo ng another branch, dumadami yung mga ano natin, di ba? Yung mga properties and so on and so forth. Okay, dumadami yung mga employees natin na natutulungan natin. Yan. Mga ganyan. So this is a long-term goal. Ngayon, the question is, paano mo malalaman at the end of the day if your business is profitable and your business is sustainable? Sino magsasabi sa'yo? Okay, si accounting. E paano nga? Di ba, nag-record na tayo, nag-journalize tayo, nag-posting, nag-trial balance. Anong kasunod? So, kaya itong accounting ay tinawag na language, okay, of the business. Kasi siya nga ang magsasabi sa iyo whether you are profitable or sustainable. O kung i-convert natin ito, okay, sa accounting term natin, itong profitability, makikita natin ito sa income statement. At nagsasabi kung ano ang itong income statement ang nagsasabi kung ano ba ang nangyari sa business natin. Tayo ba ay kumita? Or nalugi. Yan. Okay. So, itong financial statements na to, okay, may kanya-kanyang purpose ang each presentation or each classes, di ba? So, may kanya-kanyang purpose. So, kung gusto mong malaman kung profitable ka, kung kumikita ka, or nalulugi ka, we look at the income statement. So, siya nagsasabi nung tinatawag na financial performance mo. Yan, di ba? Parang sa school, di ba? Sino ang nagsasabi ng iyong academic performance, di ba? Yung ating grade sa mga evaluation. So katulad din noon, dito, okay, si income statement na part ng financial statements, ang nagsasabi ng financial performance mo. Okay, and then sustainability, di ba? Nalalaman natin ito through balance sheet o yung statement of financial position. At naandun na rin mismo sa pangalan ng statement, di ba? Financial position or financial standing. Anong ibig sabihin nun? Anong katatayuan ng negosyo mo ngayon? Diba? Remember, inaral mo, asset equals liability plus owner's equity or ALE. Diba? So, ang gusto nating mangyari, as much as possible, habang tumatagal yung business natin, napapataas natin yung amount of assets natin. And then, as much as possible, itong assets na to, ay ano, malaking portion nan ay owned by the owner. Okay, sariling bulsa, equity. Okay, and less lang yung manggagaling sa mga creditors or lenders yung nagpapautang sa atin. So mas maganda sana kung ito'y 100%, okay, mas maganda sana, ang ideally, mas malaki sana yung equity natin. Okay, katulad itong presentation natin, 70% ng assets mo sa'yo talaga. And then 30% are owned by the creditors. So ibig sabihin, pag binayaran mo sila ng 30%, no, di ba? Ng iyong utang, the total utang, okay, which is 30% of your total assets, and then meron pa rin sa'yo matitirang 70. So, ibig sabihin, pwede pang mag-continue talaga yung business mo. Yan. At the end of the day nga, itong si financial statements ang magsasabi sa'yo nun. And then, itong financial statements ang magiging bala mo, okay, for economic decision purposes. At hindi lang ikaw ang titinginan as may-ari. Merong ibang mga users ng financial statements na tumitingin dahil nagde-decide sila based on what they saw on the financial statements. Diba, kinlasify natin yan doon sa mga lectures natin, internal at saka external. May mga kanya-kanyang purpose. Example na nga lang is si BIR, diba? So, tinitingnan niya whether you are paying the right amount of taxes or buwis. So, makikita niya yun sa financial statements. Yan.
Okay, so basically that is the purpose of financial statements, to show you the financial performance, financial position, and at the same time, meron din tayong tinatawag na cash flow. Diba? Although dito sa kasunod na, dito sa mga next slide, hindi tayo nag-prepare dito ng cash flow. Okay, hanggang yung tatlong statements lang. But then again, yung cash flow ang nagsasabi sa'yo or nagpapakita sa'yo, okay, saan ang galing ang pera, kasi purely cash lang ang pinag-uusapan natin dito, kaya nga cash flow. Diba? So, saan ang galing at saka saan napunta. Kaya para pag nagtanong ang business or business owner, saan napunta pera ko, saan ang galing ang pera ko, makikita mo yun sa cash flow. And remember, cash is the most important part of the assets. Dahil kung wala nan, di wala tayong, walang acquisition na mangyayari, di ba? O walang business na mangyayari. Kasi ito talaga yung monetary na ginagamit natin, di ba? Okay, for transaction. Kumbaga, it fuels the business. Kung walang cash, malamang shutdown ka na. Ayan, okay? So, so much of the explanation. Okay, let's now go to the preparation, okay, of the financial statements. At ang kauna-unahan sa listahan natin, yung income statement. Okay? Sabi nga natin, yung income statement ang nagpapakita ng ano, okay, whether you are profitable, okay, or loss, lugi. Yan. O sa madaling salita, yung financial performance. How did you perform for 1 year, di ba? Or for a certain operating cycle ng business mo. Kumita ka ba? Nalugi ka ba? Okay? And huwag kang kabahan kasi madali lang ang paggawa ng simple income statement. Ipapakita natin sa inyo. Tingnan mo dito sa left side. Okay? Kung maaalala mo, di ba? Ito yung trial balance na kinuha natin doon sa ginawa natin. At kung mapapansin mo, yan, tingnan mo mabuti yung naka-highlight ng yellow. Yan lang yung mga gagamitin mo sa paggawa ng income statement. Okay? Kasi ang income statement, ang composition lang nito, kapatid, okay, ay dalawa, which is the income or revenue o yung benta natin o yung kinita natin, okay, na wala pang deduction ng expenses. And of course, yung ating mga expenses o gastos. Yan. So, kung magkano yung nabenta or kung sa render services, magkano yung kinita mo sa pag-render ng services mo, at saka magkano yung naging gastos. So, basically, kita minus gastos is titingnan mo lang kung may natira. Diba? At yung natira na yon ay either tatawagin nating net profit or net income. Net. Ibig sabihin ng net, diba? Binawasan na. Naneto na. Nabawasan na lahat ng gastos. So, net income or kung lugi naman, net loss. Yan, di ba? So kung kumita, net income. Kung nalugi, net loss. So basically, dalawa lang ang nagiging components dito ng income statement. Di ba? So kung mapapansin mo dito sa ating trial balance, sunod-sunod yung pag-pick up natin ng amount. Kung mapapansin mo, unahin natin itong naka-highlight ng yellow. Nag-iisa lang naman yung income mo dito, which is the professional service income. Tama ba? 55,600. So ilalagay mo lang yan dito, class. Yan, oh. Professional service income. Magkano? 55,600. Yan lang naman yung kinita mo for the whole year. Diba? Yan. And then, okay. Lahat ng expenses, rent expense, office supplies expense, light and water, salaries and taxes and licenses, lahat ng mga yan, kung mapapansin mo, pinagsama-sama natin dito. Yan, oh. Nilipat lang natin. Diba? At ang nakalagay, less. Ibig sabihin, ibabawas. Okay, so no need na lagyan mo na ito ng parenthesis na ganyan. Okay, na indication na siya yung ima-minus. Huwag mo na lagyan kasi may nakalagay naman na word na less na. Alam na natin yun na ima-minus natin siya dun sa ating kinita. Okay, in general. So, inilipat lang natin. Ayan, ayan, ayan. At kung mapapansin mo dito, tinotal natin lahat ng expenses. Okay, so ang total na naging expenses natin, kung mapapansin mo, class, 69,650. Magkano lang yung accounting or professional service income mo? 55,600. Mas malaki pa rin talaga yung nagastos mo. Therefore, kita mo na rito na hindi ka nag-income or hindi ka nag-net income, hindi ka naging profitable, kundi nalugi ka. Okay, kaya ang inilagay natin dito instead of net income ay net loss. Okay, ibig sabihin lugi. And then, magkano? 14,050.
Okay, yung iba ang ginagawa, nilalagyan pa nila ng negative or nilalagyan pa nila ng... Okay, huwag malagyan ng negative kasi hindi applicable yung sa accounting. Okay, normally yung ginagawa, ginalagyan nila ng ganito. Open close parenthesis. But then again, huwag mo nang lagyan kasi ang nakalagay naman net loss. So, ibig sabihin, lugi na talaga yun. Okay? So, understood na yan na siya ay lugi kasi nakalagay naman net loss. So, nalugi tayo ng 14,050 dito sa naging transaction ni Virgil Eaton for the whole year. And then, pansinin mo class, may title yung ating statement. Ha? So again, nilagay din yung title or name ng business. Parang ito sa trial balance, hingin mo sa taas, di ba? And then, ano ba to? Income statement. Yan. Parang ito, trial balance, ilagay natin. And then, for the period ending December 31, 2020. May nakalagay tayong for the period. Ibig sabihin kasi, di ba, bago mo ma-arrive or bago ka mag-arrive sa net income or net loss mo, it takes time. Okay? May it takes a period of time. Kaya nilagay ay for the period na nagtatapos daw ending December 31, 2020. So malamang, we started January 1, 2020 and then we ended on December 31, 2020. Okay? So, yan nga, pagkatapos ng isang buong taon, what happened is, ayan, nakita natin na nalugi tayo ng 14,050 pesos. Okay? So, yan ha. That is the purpose of income statement. To show you whether the business is profitable or not. Kung siya ba ay nag-net income or siya nag-net loss. O, pinapakita yung financial performance mo. How did you perform for a certain period of time? And dito nga sa trial balance, sunod-sunod na siya. Pinick up mo lang class. Diba? Starting from professional income down to expenses. Nasa lower portion siya, diba, ng arrangement natin. Kaya madaling masundan. Okay? So kasunod na natin gagawin ay yung tinatawag na statement of pansinin mo itong nasa baba, huwag muna yung nasa task kasi ito yung income statement. Ilagay lang din natin. May purpose yan kung bakit naandyan. Okay. Ang statement of changes in equity, pansinin mo class, statement of changes in owner's equity. Sa madaling salita, ito ay statement or pahayag na nagpapakita kung paano daw nagbago changes, di ba? Ang alin? Ang iyong capital o yung owner's equity or owner's capital. So, ang mangyayari kasi dito, di ba, namuhunan ka at the start of your business. Okay? Ang mangyayari nan, ipapakita lang nitong statement of changes in owner's equity kung lumaki ba yung puhunan mo pagkatapos ng isang taon or hindi. Di ba? Lumaki ba o lumiit? Yun lang naman yun eh. Okay? At ang dali lang ng components nitong statement of changes in equity. Piniliwanag na natin dun, ito dun sa mga previous lessons natin kung paano ba nagbabago ang capital or capital mo. Diba? Siyempre, dadalwa lang naman ang reason kung bakit yan ay nadadagdagan. Una, dahil nagkaroon ka ng investment o nagpasok ka ng investment sa business mo. Halimbawa, pera. Diba? Or nagkaroon ka ng additional investment, dagdagdag ka ng capital. Malamang sa malamang, dadagdag yun. Para lumaki ang iyong owner's capital or owner's equity. At ikalawa nga, isa pa sa mga way para madagdagan yan, yung tinatawag na net income or kung kumita ka. So, pandagdag yung mga yan. Ngayon, may dalawang way dito sa basic financial statements ng service business kung paano ka naman mababawasan. Siyempre, kabaliktaran ng nagdagdag kay nagbawas. So, ano ba yung term na nagbawas? Di ba nag-withdraw? Okay? So, for example, nag-withdraw ng pera si business. Si owner from the business, so bawas yun dun sa iyong capital, di ba? And then, kung may net income, malamang merong net loss o lugi. So, pangbawas yun. So, dalawang item lang, di ba, ang dumadagdag at saka bumabawas dito sa basic statement of changes in owner's equity natin. Tatandaan mo ito ha, nagkaroon ng additional investment at saka kumita or nag-net income. And then, ang pangbawas naman ay kapag nag-withdraw o kaya naman ay lugi. Diba? So yan, okay. Kaya nga, madali lang ang paggawa ng income statement. Kasi kung mapapansin mo class, tingnan mo na naman itong nasa left side na trial balance natin. Diba? Itong naka-yelo na gamit na natin sa income statement. Tama ba ako? Okay? Okay na muna natin ito. Yung naka-yelo na gamit na natin sa income statement. At ito yun, diba? Iniakyat ko lang. Yan. Okay, coming from previous page, ito, yan, iniakyat ko lang. Kasi may purpose yan kung bakit yan nandyan.
So yan yung mga naka-yellow. Okay, dito naman sa ano, okay, dito naman sa paggamit ng paggawa ng statement of changes and owner's equity. Ang gagamitin mo naman dito itong naka-red. Yan, dalawa. Itong lead on capital at saka yung withdrawal or drawing na nangyari. Okay, during the period of time. So, paangat, di ba? Oh, nauna mo na yung mga naka-yellow and then yung mga naka-red naman. So, paano mo siya gagawin? Okay. Ang components ito, again, ilalagay mo yung pangalan ng negosyo. Anong pangalan ng statement? Statement of changes in owner's equity. And then again, for the period ending December 31, 2020. Yan. Okay. So, nakita mo yung period. So, from January 1 to December 31, 2020. Okay. Paano ba ito gawin? Basically, ang ilalagay mo lang dito, class, magkano ang una mong naging puhunan, and then ipapakita mo kung paano nagbago, nadagdagan, nabawasan, and then magkano na yung katapusan na puhunan as of December 31. Diba? Parang halimbawa, ganito kasimple, namuhunan ka ng 10 piso sa simula. Diba? Paliitin lang natin yung amount. Okay, huwag naman maliit sa 10 piso. 100, o, diba? Namuhuno ka na 100. Okay, after a year, naging 200. Ang tanong, paano siya naging 200? Yun yung ipapakita natin dito sa Statement of Changes of Owner's Equity. Okay, so simulan na natin. So ang beginning balance ito, kapatid, okay, ay 200,000. Yan yung naging una mong puhunan. Kauna-unahan mo ay ang entry, di ba? Debit cash, credit, Liton Capital, which is 200,000 pesos. At kung mapapansin mo, ito yun. Eh, no? Di ba? Yan ang naging beginning capital mo. Okay? Ngayon, ang tanong, hanapin mo muna kung ano yung mga pwede mong i-add. Di ba sabi natin, dalawa lang ang pwede mong i-add. Either yan ay nagkaroon ng additional investment during the year at saka kumita. Ang tanong, nagkaroon ba dito sa transaction ng additional investment? Hindi. So wala kang i-add, di ba? Kumita ba siya? Hindi din. Lugi. So wala kang i-add. Ang mangyayari, so ibig sabihin, lahat ibabawas mo. Eh sabi natin, dalawa lang ang binabawas. Okay? Either nalugi ka at saka nag-withdraw yung owner. Okay, so tingnan natin. Ano ang mga ilaless natin dito? Nakalagay na less. So, no need dalagyan mo na ng open close parenthesis. Understood na natin yun. Okay? Na siya ay ilaless mo. Okay. Siyempre, ibabawas mo yung lugi, net loss. Okay? Na 14,050. At saan ang galing yan, kapatid? Tingnan mo. Ayan o. Nasa taas. Kaya ko yan inilagay dyan para ipakita sa'yo na dadalin mo yung result nito dito sa ating Statement of Changes in Owner's Equity. Which is ang mangyayari nga, ibabawas mo. Okay? So, 14,050. Yan. Okay? By the way, lagyan natin to ng double rule, ha? Baka makakalimutan. O, yan. Double rule. Yan. Okay. And then, meron pa ba tayong binawas? Yes, meron pa. Tingnan mo ulit itong trial balance natin. Meron tayong Liton drawing. Ayan, o. Ayan. Okay, di ba? Magkano? 10,000. Or 10,000 pesos. So, pag-addin mo yung dalawang yan, a total of 24,050 ang ibabawas natin dun sa beginning capital. Okay? Kaya nga, ang nangyari, yung 200,000 na naging puhunan mo from the beginning of the accounting period, okay, ay nabawasan pa nga ng 24,050. Okay? Kaya, ending balance, naging 175,950 na lang. Ayan. Yan ang pinapakita ng Statement of Changes in Owner's Equity. Kung magkano nagbago ang iyong puhunan o capital mo at the beginning, okay, of the business up to the end of the accounting period. So, kitang-kita natin dito na namuhunan siya ng 200,000. Makikita mo naman sa trial balance, di ba? Okay. And then, since wala namang additional investment, tapos wala rin namang, hindi rin naman nag-net income, so basically, bawas lahat ng mangyayari. Kaya nga, okay, anong nangyari dito, net loss. Okay? Lugi kasi, so bawas ang 14,050 and then nag-withdraw. Yan, okay? So at the end, yung 200,000 naging 175,950. Yan ang ending balance ng owner's capital mo. Okay? Siya na si Liton Capital ending balance. Yan. So huwag mong kakalimutan yan, ha? O, double rule natin. Okay? So, pansinin mo ang natitira na lang. Di ba? Ayan o, mga walang naka-highlight. Ibig sabihin, yan na lang yung gagamitin mo dun sa kasunod na paggawa natin ng financial statements na balance sheet. Okay? At kung mapapansin mo,
ang components ng balance sheet ay yung ali. Ano yung ali? Asset, liabilities, and equity. Yan, di ba? Yung natutunan natin sa basic accounting equation. Yan, yan lang na lang yung magiging components. Ngayon, ipakita natin kung paano siya ginagawa. Ayan, okay? Uy, masyado naman tabing-tabi. Hindi na masyadong makita. Anyway, basa pa rin naman. Okay, sige. Pansinin mo. Paliwanag muna natin. Sabi nga natin, ang balance sheet ay nagpapakita ng, okay, lahat ng assets natin. Okay? Liabilities natin at saka equity. Diba? Equity class, makikita mo ito o yung capital, makikita mo dun sa ginawa nating statement of changes in owner's equity. Ito. Yan, yung 175,950. Gagamitin natin yan mamaya. Okay, but then again, punta muna tayo dito sa assets. Sabi natin nung una, dalawa components sa assets, di ba? Current assets at saka non-current asset. So, ang gagawin mo lang dito sa presentation ng balance sheet, okay, ipapakita mo lang, okay, kung magkano ang total assets mo at saka pinagsamang total liabilities and equity. Di ba? Kasi dapat balance yan. Again, okay, ang ipinapakita ng balance sheet ay ito ay statement na nagsasabi ng financial position mo or financial standing. Sa madaling salita, pag sinasabing ano bang standing mo? Ano ba ang financial position mo? Paano ka nakaposition sa market? Ang sinasabi lang niya is ano ba tayo? Dumadami ba yung ating mga properties or ating mga assets? O lumalaki ba yung utang natin? Nalulubog ba tayo sa utang? Basically ganun yung sinasabing standing. 'Di ba? Nakakaangat ka ba? O ano bang position natin? Patabingi ba tayo? Palugso na ba tayo? Kaya financial position ang tawag. Okay? And then, dito mo nga rin makikita kung lumaki ba yung assets mo, di ba? Or lumalaki ba yung liabilities, yung mga ganyan. Okay? So again, paano gumawa ng balance sheet or statement of financial position? Again, name of the business. And then, yung pangalan ng statement, which is the statement of financial position. Kung ginamit mo yung balance sheet, walang problema. Okay? And then, dito, ang nilagay na natin for the year ended, hindi for the period ended na. Okay? Kasi ang balance sheet naman, pwede mo yung magawa anytime. Pwede nga sa simula pa lang ng business, may balance sheet ka na. Bakit? Eh kasi di ba sa simula pa lang ng business, kahit hindi ka pa nag-ooperate, meron ka na talaga dyang mga properties. Di ba? Meron ka na rin malamang, meron ka na rin utang, kung may utang ka. And then, syempre yung pinuhunan mo. Ayan nga, kung mag-start ka ng January 1 at kahit hindi ka pa nagbubukas ng tindahan mo, halimbawa, or ng iyong accounting firm sa case nito ni Liton, meron ka na talagang balance sheet at the start. Dahil meron ka ng mga properties, di ka naman makakapagsimula nang wala kang mga properties, di ba? Okay, so yun yung ano, common sense naman, di ba? Kaya ang nilagay natin dito, instead of for the period ended, kasi hindi mo naman kailangan dumaan sa period para makapag-derive ng balance sheet, we put for the year ended. Okay? Katapusan, di ba? Sa katapusan, magkano ang balance ng asset? Magkano ang balance ng liabilities? Magkano ang balance ng equity? Okay? And then dito sa presentation natin, kinlasify din natin yung current assets and current assets. Kaya kung mapapansin mo, di ba? Assets, kinlasify natin yung current asset. At ano-ano ba yun dito? Di ba? We have the, tingnan mo dito sa left side, cash, accounts receivable, notes receivable. Di ba? O di ba, dinala mo lang dito, nilipat mo lang. Oh. Cash, accounts receivable, notes receivable. Yan lahat yung mga current assets na na-identify natin. So, itong mga amounts nila, okay, sinum up lang natin to derive with the total current asset, which is 143,450. Kaya ako mapapansin mo, ayan, may title, total current assets. Okay? So, tapos na tayo kay current assets, punta tayo kay non-current, kung may non-current. At kung mapapansin mo, meron din dito, tatlo din. Ano-ano yon? Furniture, computer equipment, at saka photocopying equipment. And then again, bakit nga natin ito kinlasify as non-current asset? Kasi nga, di ba, tatagal for more than a year. Magagamit natin from the next, for this period up to the next period, up to the next period. Okay? Kaya nga, ganun din, inilipat lang din natin, pansinin mo, furniture, computer equipment, photocopying equipment. Okay? Pinagsama-sama natin, we sum up. So, we have the total non-current assets of 139,500. Kung mapapansin mo, kitang-kita mo na dyan, magkano kaya ang cash ko? Magkano kaya ang pautang ko? 38,000 pa. Magkano pa yung pautang ko na naka-promissory note? Kita mo, di ba? Yung furniture ko,
O, magkano siya? And then, mas magagamit mo to kung ikukumpara mo siya from last year, yung comparable, di ba? Kung tumaas or bumaba, kung nabawasan o dumami. Yun yung mas magiging effective way para makita mo talaga kung anong nangyari sa financial position mo. Okay? But then again, dito, ang pinapakita lang natin, single financial statements na walang comparative period. Okay? Kasi basic lang naman. And then, ano na kasunod mong gagawin? Di ba? Pag sasama-samahin mo na yung total current assets at saka total non-current assets. Ang tawag doon, total assets. Diba? At magkano yun? 143,450 at saka 139,500 at total of 282,950. Ayan. Okay. So, iwan mo na muna yan dyan. Kaya nga, kung mapapansin mo, saan tayo dito pwede magsulat? Dito lang muna, sulat tayo. Diba sabi natin yung ating basic accounting equation, asset equals liabilities plus equity, di ba? Yung pinagsamang liabilities and equity, dapat yun yung total assets. So, magkano yung nakuha natin dito? Okay, 282,950. Yan, okay. Parang ginagawa mo nung una, di ba? O, yan na, total assets. Okay, punta na tayo dito sa pinagsamang liabilities and equity, yung dalawang ito. Okay. Dito, supposedly, dapat i-classify din natin ang liabilities sa dalawa. Current liabilities at saka non-current liabilities. Ngayon, kung mapapansin mo kasi, itong tatlong natirang naka-green, dito sa problem na to, kinlasify natin siya as current. So, lahat yan current kasi wala namang sinabi na ano eh, na may non-current portion. So, pagdating dito sa presentation ng liabilities, no need na i-classify mo pa siya as current liabilities, pwede mo namang ilagay na liabilities na lang. Kasi nga, wala rin namang classification ng non-current. Pwede naman yun. Okay? Kaya nga, ang mangyayari, pansinin mo, inilipat mo lang din. Accounts payable, notes payable, at saka loans payable. Yan. Galing lang din dito sa mga naka-highlight na green na yan. Di ba? So magkano? 55, 32, at saka 20. Galing lang din dito yung maamang. Ito total natin yan. Magkano ang total ng liabilities or utang? 107,000. Tama ba? Okay. So, tingnan mo ha. Ilagay natin dito. 107,000. Yan. Ngayon, huli na. Last na. Equity. Magkano ang owner's capital or equity niya? Diba? Kung mapapansin mo, si Liton Capital, ang ending balance niya, ay saan mo makukuha? Plus. Ito, diba? Ayan o. 175,950 ending balance. Okay. Yan ay yung gagamitin mo dun sa balance sheet. Hindi mo na gagamitin class ito ha. Hindi na siya ang gagamitin mo. Kasi nga, yan ay yung beginning na puhunan. Ang kinukuha natin dito yung katapusan o yung ending balance, which is 175,950. So yan ay gagamitin natin. At ginamit na nga natin siya dito. Ayan. Di ba? Pansinin mo? 175,950. So pag sasamahin natin, kasi nga, di ba, nakalagay yun, liabilities and owner's equity. So, pagsasamahin natin lahat ng utang at saka lahat ng capital natin, so, 107 plus 175,950, okay, total liabilities and owner's equity. Magkano? Siyempre, dapat balance eh. Kaya nga balance sheet eh. 282,950. So, kung mapapansin mo, ilagay natin to dito. Di ba? 175,950. Pag pinagsama ko ba itong dalawa, ito ba yung magiging sagot? 282,950? Yes. Yan. Ibig sabihin, tama yung iyong balance sheet presentation. Okay? So, tingnan mo ha. 282,950 ang total. Yung pinagsamang liabilities and equity, yun din yun. Kung mapapansin mo rito, pwede mo bang masabi na maganda ang iyong, basically ha, maganda ang iyong financial standing? Tingnan natin. Okay? Magkano daw ang total assets? 282,950. Okay. 107,000 nan utang. 175,950. Okay, ay galing sa sarili mong kapital. Okay. Maganda ba o pangit ang ating financial standing? Kung ito lang ang titingnan mo, basically sasabihin mo maganda kasi mas malaki yung equity, yung capital mo, which is 175,950 kumpara mo naman sa liabilities mo na 107,000. Okay? At ang maganda nga na sa mga susunod na panahon, mapababa mo yung liabilities at mapalaki mo yung equity mo habang lumalaki ang iyong asset. So, yun yung mga magagandang or basic strategy natin. Okay? At ito, ayan na nga, kung paano gumawa ng, kung mapapansin mo, kung paano gumawa ng
financial statements pag may trial balance, madali lang. Okay, tingnan mo ha. Recap tayo. Pansinin natin kung paano tayo nagsimula, di ba? Nagsimula tayo dito sa mga nasa baba. Yan, yung nasa trial balance natin. Dinerive natin yung, yan, sorry. Dinerive natin itong mga, kinuha natin itong mga components ng income statement. So basically, dalawa, income and expenses. Hinighlight nga natin ng yellow. Okay, para hindi mo na siya gagamitin doon sa kasunod na statement. Yan, so nakuha natin yung net loss. Kasunod, ang ginamit naman natin, itong naka-red, di ba? Sa paggawa ng statement of owner's equity. Okay? And then, kasunod, kita mo naman, yung mga walang naka-highlight, yung na lang yung natitira, ginamit natin dito sa paggawa ng balance sheet. Para hindi nakakalito, di ba? Yung iba kasi hindi rin talaga naiintindi, paano paggawa ng basic financial status? Ayan lang, oh, madali lang. Basic lang naman kasi. Okay? And then, tatandaan mo nga, pagdating dito sa capital, saan man gagaling? Dito sa ending capital na ginawa mo. Kaya nga sunod-sunod ang paggawa natin, di ba? From income statement to statement of changes in owner's equity and then balance sheet. Okay? And then kung may cash flow, gawin natin yung cash flow. Okay? Ayan. Di ba? Balance ka. At nasabi mo na kahit na nabawasan ang capital mo, di ba? From 200,000 naging 175,950. Then again, okay, maganda pa rin ang iyong financial position. So pwede ka pa magpatuloy ng business mo the following year. Lesson learned, okay, di ba? Pagandahin pa natin ang performance natin para hindi na tayo mag-net loss. Net income na tayo dapat. Okay, but yun, makakadagdag yun sa ating puhunan or capital. Yan, yung sa magtuloy-tuloy yung business natin, maging sustainable. Okay? So, ayan. Natutunan na natin ang paggawa, okay, ng basic financial statements. At sana malinaw, okay, naintindihan mo yung basic concept. Yan, okay. So, end of discussion na tayo. But then again, magpasalamat muna tayo sa ating mga subscribers natin sa YouTube. Okay, bukod sa ating mga students, marami pa rin nanonood sa atin. Yan, nationwide, all throughout the country. Yan, so magpasalamat tayo. And then of course, magpapasalamat din ako dito sa aking mga references. So, si Sir Abeleda, Ong, and of course, si Sir Win Baliana. And then of course, kung may photos akong ginamit, okay, google.com ang pinagkukuhanan. Okay, so yun lang. I hope naging malinaw. And kung hindi mo pa napapanood yung iba natin mga videos sa YouTube, eh, manood ka. Okay, so thank you very much and happy learning.